ang ating pong mga ibang destination countries, yung tinatawag po nating traditional countries of destination, ay unti-unti na pong nagbubuka, nagsimula na pong tumanggap muli ng ating OFWs ngayong pong 2022. Nasa 30% ang itinaas ng bilang ng mga overseas Filipino workers na naipapadala abroad noong 2021 kumpara noong taong 2020. Ayon kay Philippine Overseas Employment Administration Administrator Attorney Bernard Olalia, bagamat wala pa sa pre-pandemic levels ang bilang na ito, masasabi ng bahagyang nakakabawi na ang mga manggagawang nakakapagtrabaho abroad. Paliwanag ni Olalia, dumarami na ang mga lugar sa ibang bansa na nagsisimulang tumanggap ulit ng mga overseas workers gaya ng Germany, Canada at South Korea. Tumatanggap na rin ng mga OFW sa hotel and restaurant industry ang bansang Israel. Patuloy din aniya ang pagpapadala ng mga health workers abroad. Mahigit 2,000 pa lang po ang ina-deploy natin. Ang ibig pong sabihin yan, malayo pa po bago natin maabot yung 7,500. So, ang ibig sabihin, tuloy-tuloy pa rin ang ating deployment. Hindi po apektado yung mga mag-a-apply na mga ATWs po natin. Samantala, tiniyak naman ng ahensya na mas pabibilisin ang proseso ng aplikasyon at pagde-deploy para sa mga kababayan nating nais maghanap ng trabaho abroad. Ito ay kabilang sa mga nais ipatupad ng susunod na mamumuno sa Department of Migrant Workers. Kung ease of doing business, yan po ang kasalukuyang pinagtutuunan natin ng pagdating kung paano mapapadali ang mga proseso, lalong-lalo na sa pag-aaproba ng mga prosesong mga dokumento, for example. Bukod sa aplikasyon, pabibilisin din anya ang verification process sa mga bansa na pupuntahan ng ating mga manggagawa para agad silang ma-deploy sa trabaho. Kaya asahan anya ng mga kababayan natin na magkakaroon ng pagbabago sa darating na administrasyon. Aileen Cerudo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.